Donnie Pangilinan, isang kapamilya aktor, ay bumili ng bagong big bike na motor at ito ay mula sa MB Agusta na ang unit na to ay MB Agusta Turismo Veloci 800 Loso SES Motorcycle. Ayon sa kanyang Instagram post, nag-click si Donnie Pangilinan sa kanyang bagong bili na big bike na MB Agusta. Sa kanyang caption ay nakalagay dito, "New best, the Turismo Veloci Loso SES by at MB Agusta Philippines. What should I name her?" Comment naman ang kanyang uncle na si Gary Valenciano na call her beauty even if she's quite busy. Meron sa motor na to, bakit ito ang napili ni Donnie Pangilinan na bilhin? At alam natin na ito ay mga mamahalin na big bike. MV Agusta Turismo Veloci 800 ay may tatlong variant. Ito ay ang Veloci 800, Veloci 800 Loso, at ang napaka top variant niya is ang yung Veloci 800 Loso SES, which is yun ang binili ni Donnie Pangilinan. Ayon sa MV Agusta Philippines ay nagkakahalaga ito ng around 1.5 million. Maliban dito sa bagong motor ni Donnie Pangilinan ay may motor na rin siyang big bike na Kawasaki Z650 RS 50th Anniversary Edition na binili niya noong 2022. Usapan natin ang specs at features sa motor nito, ang MV Agusta Veloci 800 Loso SES, bakit ito napili ni Donnie Pangilinan. Ang Turismo Veloci 800 Loso SES ay isa itong model na nagre-represent ng MV Agusta idea of a tourer na hindi makukompromise ang iyong biyahe. It introduces to you sa mga riders ng new smart clutch system, or ito yung SES sa pangalan na SES. SES ay isa itong technology na nagbibigay ng electronic management sa kanyang clutch system. Usapan natin ang kanyang engine specs sa motor na ito. Ang kanyang engine ay mayroong displacement na 798cc liquid and oil cooled na naka 4-stroke. Meron itong 3-cylinder na kaya maglabas ng maximum power of 110 horsepower at 10,150 rpm. Sa kanyang maximum torque naman ay meron ito 80 Nm at 7,100 rpm. Sa 4-stroke naman ay meron itong 79mm by 54.3mm, at ang kanyang compression ratio ay merong 13.3:1. At ang kanyang dual overhead cam ay meron itong mechanical chain tensioner at naka-electric start po ito. Sa kanyang clutch naman ay meron itong hydraulic with multi-disc twin slipper clutch, at sa kanyang transmission ay meron itong 6-speed na gearbox. Ang final drive ratio niya is 1641. Kung sa suspension ang pag-uusapan, ay napaka-upgraded ng suspension sa motor nito dahil gumamit ito ng suspension sa harap ng upside down na semi-active telescopic hydraulic fork ng MV Agusta CST or MV Agusta Chassis Stability. At ang kanyang rear suspension ay meron itong tag-resist sack na merong semi-active single shock absorber na merong hydraulic spring preload adjustment na mula sa MV CST or MV Agusta Chassis Stability Control. Kung sa safety naman ang pag-uusapan, ay hindi ito pinipinning MV Agusta dahil sa kanyang front brakes ay meron itong double floating disc na merong 320mm diameter with a steel braking disc and flange. Sa likod naman ay meron itong single steel disc na merong 220mm diameter. At sa gulong naman ay napakaganda ng gulong ito dahil ito ay pang-adventure na motor. Sa harap ay meron itong 120/70 ZR17, at sa likod naman ay meron itong 190/55 ZR17. Isa sa pinakamahalaga sa mga touring bike ay yung kanyang fuel tank capacity, dahil ito ay touring, so makalamitang binabiyahe ito ng medyo malayo. At ang fuel tank capacity ng motor na ito ay meron itong 21.5 liters. At ang kagandahan sa mga brakes ng motor na ito ay naka-ABS system na ito ng Bosch 9 Plus with RLM or Rear Wheel Lift Up. Sa overall length naman ay meron itong 2,125mm, overall width na 910mm, ang trail niya is 108mm, ang wheelbase is 1,445mm, at ang kanyang ground clearance ay 140mm. Ang kanyang seat height ay 850mm na pwedeng-pwede sa mga Pinoy na height. At ang kanyang ride weight ay magaan lang itong motor ito dahil sa kanyang, dahil isa itong adventure bike pero meron lamang itong 199kg na dry weight. Itong motor na ito ay napakaganda itong pag-adventure dahil magaan lang siya at abot lang yung kanyang seat height. Ito yung kakumpetensya ng Ducati Multistrada 950. Kakumpetensya rin ito ng Yamaha Tracer 9GT at yung Triumph Tiger 900GT. Pero sa tingin ko, nag-fit yung mga specs and features sa motor nito sa gusto at sa hilig ni Donnie Pangilinan, dahil bakit ito yung kanya pinili. So, mas malamang gusto niya yung mga specs and features ng MV Agusta Veloci 800 Loso SES, dahil top variant ito ng MV Agusta Veloci 800. So, yun lamang guys yung ating pag-uusapan ngayon sa motor nito, kung bakit binili ito ni Donnie Pangilinan, ang isang kapamilya. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click sa notification bell para maging updated ka sa mga susunod natin ng video. Ride safe!